Ayan. So hello there guys, welcome to another sit down video today. Welcome to another vlog. So pahinga muna tayo guys sa ating lakad-lakad portion kasi hindi maganda ang ating panahon. So medyo raining siya and then baka magkakasakit tayo dyan guys. Ayan. So today's video is I'm going to share to you yung aking experience, yung aming experience ng asawa ko about sa report of birth ng baby niyo sa Philippine Embassy of Seoul. Ayan. Ito guys is para sa mga Filipina mom dyan na may asawang Korean. Ayan, kung gusto niyo ipa-report yung birth certificate ng baby niyo sa Philippine Embassy, kung may bala kayong ipa-dual citizen si baby niyo. So, be with me kahit ilang mga minutes lang para ma-share ko din sa inyo yung aking naranasan, yung aming naranasan doon. And then, para ma-share ko din sa inyo yung mga requirements and needs na kailangan niyong dalhin before kayo pumunta doon sa Philippine Embassy of Seoul. So, ayan. So, ano guys, kaka-report lang namin ng birth certificate ni baby ko doon sa Philippine Embassy noong Monday, August 10, 2020. Ayan. So, this month lang. So, bago lang. Mas mabuti na kapag nandun kayo is na meron na kayong mga complete requirements para hindi siya hassle, para agad-agad diretso kayo doon sa counter. Ito na guys, isi-share ko na sa inyo. So, number one is, kailangan nyo ng birth certificate ng baby nyo. Ano siya guys, English translation siya. So, kukuha kayo doon sa hospital kung saan kayo nanganak. Ayan, kung saan nyo pinanganak si baby nyo. So, kukuha kayo doon ng birth certificate ng baby nyo kung saan kayo nanganak sa hospital. And then, dapat naka-English translation siya. And then, number two is copy of marriage of certificate niyo ng asawa niyo. Ayan, ano siya? 5 copies each. Ayan, so number one sa birth certificate ni baby is 5 copies din. So, number three na tayo, copy of passport ng asawa mo. Ayan, so, copy ng passport ng asawa niyo guys is 5 copies din siya. Ayan, and then number four is copy of passport mo din. Ayan, so, copy of passport ng asawa mong Korean, copy of passport mo din na Filipina ma'am. Ayan, 5 copies each. So, birth certificate of the baby, English translation galing sa hospital na pinag-anakan mo. Number two, copy of marriage certificate niyo ng asawa niyo. Number three is copy of passport ng asawa mo. Number 4 is copy of passport mo din na Filipina ma'am. Ayan. So, lahat ng, ano guys, lahat ng nakalist is 5 copies each. Ayan. So, kapag pumunta din kayo doon guys, be sure din, huwag nyo kalimutan yung original nyo. Like, birth certificate ng baby nyo. Copy of passport, passport nyo na original. Marriage certificate nyo na original. And then, passport mo din na original. So, be sure na huwag nyo kalimutan, dalhin nyo lahat ng mga original guys, para hindi na kayo pabalik-balik in case na kailangan doon sa Philippine Embassy, lalo na yung passport kasi chine-check nila yung figure ng ano mo, yung mukha mo, kung ikaw ba talaga yan. Ayan, kung meron ka bang mga patandaan dyan sa mukha mo, ayan, so i-check nila yan, titingnan nila yung original passport mo. Ayan, and then, i-separate nyo na yung ano, yung copies nyo sa isang envelope din para hindi na kayo as in magkalkalkalkal pagdating doon sa Philippine Embassy mismo. Nakaseparate na yung talagang copy ninyo kasi sila na mismo, kapag pinasa ninyo na yun, sila na mismo magsiseparate isa-isa. Ayan. So, like sa amin, is nakaseparate na sa akin. Dito, nakalagay sa akin envelope ang aking original and then dala ko din yung original ko and then yung aming copies para hindi na as in bulky na pagpunta doon, magkalkalkalkal ka pa. So, mas maganda talaga na naka-ready na para mas madali na rin. Ayan. So, sa case sa amin, guys, sa case sa baby ko, is medyo late ang kanyang report of birth, late ang kanyang registration kasi due to pandemic ngayon sa atin. So, ang requirements ng Philippine Embassy, dapat may report na yung birth certificate ng baby niyo before siya mag 1 year para hindi kayo makabayad ng excess payment sa late registration. So, sa amin, is talaga nakabayad kami ng bongga kasi late registration yung baby ko dahil sa pandemic ngayon. And then, binigyan kami ng, meron dito guys, binigyan ako ng ano, ito siya, affidavit of late registration of birth
ng baby. So, nag-fill up ako doon ng bonggang-bonggang form. Ayan, so ito siya, ganyan siya. Ito yung pipill up nyo in case na late yung ano nyo, late registration yung baby nyo. So, siguro kung hindi naman late, hindi naman siguro kayo bibigyan nito. Ayan. So, ito ay para lang sa mga late registration ng baby nyo. So, ito guys, ito yung form na to is, ano na siya, ito na talaga yung parang original copy ko na to doon sa Philippine Embassy na may kasama siyang resibo. So, sabi doon sa ano, sabi doon sa counter na yon yung si ma'am na nag-assist doon. So, sabi niya, itong may resibo ang hindi nyo iwawala, ito yung talagang i-keep nyo kasi ito yung parang original copy nyo na din doon sa Philippine Embassy. In case na ano may mali, in case na mawala, so agad nyo itong ma-recover using this one kapag dadalhin nyo to. So agad siyang ma-recover doon kung sakaling mawala o may mali ang inyong pag-report of birth ni baby. Ayan. So wag nyo iwawala guys yung resibo as in. Ayan. So guys, regarding sa ating payment, dahil late registration si baby ko. So ang aming payment is nandito siya. Nakalagay sa receipt, 67,100 won. Ayan, so medyo mahal daw siya, sabi ni, ng asawa ko. Ayan. So, nakalagay dito is, number of documents, check authentication, report of birth. So, nakalagay siya guys, nagyan niya nila dito ng late na words dyan. Ayan. And then, yung nabayaran namin din doon sa ano, sa passporting ni baby ko. Same lang din siya sa aming nabayaran. 67,100 din siya. Ayan, same lang yung binayaran namin doon sa ano niya. Passporting din niya. Ayan, same. 67,100 din siya. Ayan, so, 2 receipts siya. Ito is report of birth ni baby. And then, ito is ang aming passporting para sa kanyang dual citizenship. Ayan, guys. So, dapat guys, another tip is dapat kung pupunta kayo doon is Monday to Friday para hindi siya masyadong crowded, walang masyadong tao, walang masyadong pila. Kasi kapag Sunday, nung nag-inquire kami doon, nag-reserve kami through online. So, medyo full talaga ang Sunday. So, ang aming na choice is Monday na 10 a.m. Ayan. So, hindi pa nung nagpunta kami doon sa Philippine Embassy of Seoul ng Monday, hindi pa siya bukas. So, medyo napaaga kami. Nagbubukas sila ng mga 10 a.m. exact time talaga. And then, tinignan nila yung kung meron kayong appointment time, appointment date. So, mas maganda talaga, guys. Kahit hindi siya masyadong, wala masyadong tao. So, dapat meron kayong appointment time, appointment date para naman kayo ang uunahin. Kapag sakaling merong maraming tao. So, kapag wala naman masyado. So, okay lang naman. And then, carry your baby. So, be sure na yung baby nyo, dadalhin nyo din. Kasi, pag sa passporting niya, sa pag-passporting na, pipicturan doon yung baby nyo. And then, hindi siya pwedeng, guys. Kasi kami, meron kaming dala na passport size na picture ni baby. So, hindi siya pwede, sabi ni kuya doon. Hindi siya pwede, ma'am. Kasi daw, pinagbabawal, mahigpit na pinagbabawal daw talaga yun. Sa mga ayun sa policy nila na magbigay ng picture ng baby. So kailangan dalhin niyo guys yung baby niyo. Pagpunta kayo doon, pag pina-report niyo yung birth ni baby niyo, kapag gusto niyo mag-passport kay baby, magpa-passport, dalhin niyo yung baby niyo para doon din pipicturean sa mismong passport room na yun. So ayan guys. So kapag ano naman guys, kapag complete requirements kayo, so mas madali na lang doon. Hindi na abutan ng mga 1 hour o 2 oras o 1 oras. So, mga minutes lang. Ayan. Kapag complete requirements kayo, mas mabilis na lang din. Lalo kapag walang masyadong tao. So, mas tuloy-tuloy ang inyong pag-processing. And then, about sa guys, passporting ni baby. Ang binibigay nila daw para kay baby is, hindi siya 10 years. Ang binibigay para kay baby is, 5 years lang daw na validation ng kanyang passport. And then, darating siya,
after sa aming application, darating siya ng 2 months. Ayan, so, ang pinili ko is, ano siya, delivery para hindi na kami pupunta ulit doon sa, ano guys, doon sa mismong Seoul. Kasi nung nagpunta kami, medyo, ano siya, nagkikitik, so medyo mahirap ang mga transfer. Madala kayong baby, tapos madala kayong gamit, mahirap ang mga transfer talaga, so mas mabuting. Kung gusto niyo i-deliver na lang sa bahay para mas mabilis na lang din. Yan, so ito yung delivery address. So dito ako nag-fill up ng aking delivery address. So nandito na yung address namin para sa ano, delivery address. So dito nakalagay. Ayan. So sabi nila mga 2 months after ng iyong application, darating ang passport ni baby. And then regarding din doon sa PSA ni baby, guys, is ang sabi nila doon is aabot ng 1 year almost yung processing niya bago kayo makakuha ng mismong PSA birth certificate niya. And then dapat daw kukuha kayo doon sa mismong Manila. So ito yung sabi sa amin ni ma'am doon. Sabi niya na ang processing daw talaga is medyo matagalan kasi dahil sa ating pandemic ngayon, sa ating panahon ngayon. So medyo hindi pa okay ang ating kalagayan. So medyo abot daw siya ng 1 taon. And then kapag kukuha kayo, wag daw sa mismong probinsya. So kukuha kayo dapat sa Manila daw para sure na makakukuha kayo, kasi kapag sa probinsya walang kasuguraduhan daw yun. Ayan, so after nyo ma-report yung birth, and then kapag nag 1 year niya, guys, gusto po din na kayong mag-check doon sa Manila. Ayan, so medyo nandun na yun daw, sabi ni ma'am sa amin. So, yun lang guys. Yun lang ang aking ma-share ngayon kasi yun lang ang aming na-experience. And then, ito huwag niyong iwawala kasi ito yung receipt form niyo about sa delivery address. And then, ito guys, talagang original niyo. Huwag niyong iwawala. Ito daw ang original copy niyo doon sa Philippine Embassy na may kasamang resibo. Ito yung i-keep niyo kasi in case talaga na kailangan ma-recover niyo yung mga needs niyo doon sa Philippine Embassy. Like passport ni baby, like kung may mali man sa name niya. So, ayan. Be sure to keep the original talaga, as in. So, ayan. So, yun ang aking ma-share ngayon. Ayan. So, yun lang guys. So, hope na clear ang aking explanation. Clear ang aking pagkasabi. Ayan. So, if any questions guys, kung meron kayong questions dyan, so, pwede kayong mag-comment dyan sa aking comment box, ayan sa baba. Ayan, so I try my best to answer those questions na kaya ko. Ayan, so huwag kayong mahiyang mag-comment o mag-ask ng questions dyan sa baba sa aking comment box para din ma-share ko sa inyo yung mga ano ba yan, yung kung kaya ko lang sagutin. Ayan, so yun lang guys ang ating video for today. So hope you enjoy kayo sa aking ano ngayon, sa aking share moment. Ayan, so hope na may matutunan kayo, and then sana may nakuha kayong kaalaman. Ayan, so hope to see you guys on my next vlog. Please don't forget to like and subscribe and click the bell button down below. And then please guys, don't skip ads para may pundo tayo. Ayan, and then see you guys on my next vlog. Thank you for watching. Bye everyone, happy Wednesday.